Thank you.
Jesus ang mabuting pastol. Sa ngalan ng Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. O Jesus, mabuting pastol, masdan mo kaming nagtitipo na tagbubunyi. Ikaw ang aming Panginoon, ang aming pastol. Tawag mo'y tungo sa dang mapayapa at masagana. Sa piling mo, Jesus, kay siglang gumawa, kay tamis sumimlay. O Jesus, kailan may di mo kami pinabayaan, kailan may di mo kami tinalikdan. Sa paglapit mo, takot ay napaparam. Ikaw ang daan, buhay at katotohanan. Kung wala ka, sino ang tatagal? Buting Diyos Anak, kahabagan mo kaming naliligaw ng landas, isugo mong banal na Espiritu upang kami maging maamo at masunurin at naikasimdinggin ang kahilingang ito. O mabuting pastol, ikaw ang tanging pag-asa, kami iyong pag-isahin, bayan ay pasiglahin, akayin mo kami sa iyong kaharian, at doon, ikaw ay aming sisilayan at sasambahin, magpakailanman. Amen. Mag-ipon, awitan ng Panginoon sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Bayan ating alalahanin, panahong tayo'y inalipin. Nangalan niya ay ating sambitin, paanong di tayo lingapin? Bayan muling mag-ipon, awitan ng Panginoon sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumaiyo rin. Napakaganda po ng ating pagbasa ngayon. Pinapaliwanag po doon, paano nga ba nating masusundan nang malapitan ng ating Panginoon? Kasi maraming pwedeng manlinlang sa atin. Maraming pwedeng nakakalinlang sa atin at nakakalito para hindi talaga natin makita ng may kalinawan saan nga ba tayo dinadala ng Diyos. Kaya mga kapatid, alalahanin natin ating mga kasalanan, ating mga pagkukulang upang tayo maging karapat dapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang ipati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian, Panginoon naming Diyos, Hari ng Lahi,
Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, buktong ganap ng Diyos, Kordero ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, Ikaw na nalulukluk sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, Ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, salwalhati na Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Karunungan. Lahat ng bagay ay nasa ilalim ng iyong pangangalaga at walang ibang Diyos na dapat mong pagsulitan ng iyong mga hatol. Sa iyong lakas nagmumula ang iyong katarungan at maaari kang magpakita ng habag kanino man, sapagkat Ikaw ang Panginoon ng lahat. Ipinamamalas mo ang iyong lakas sa nag-aalinlangan sa iyong ganap na kapangyarihan at pinarurusahan mo ang sinumang nakatatalastas nito, ngunit nangangahas na di ka pansinin. Walang hanggan ang kapangyarihan mo, ngunit mahabagin ka kung humatol. Maari mo kaming parusahan kailanmat ibigin mo, ngunit sa halip ay pinagmamahalaan mo kami ng buong hinahon at pagtitimpi. Sa pamamagitan ng ginawa mong yan, ay itinuro mo sa mga taong makatarungan na dapat din silang maging maawain, at binigyan mo naman ng pag-asa ang iyong bayan sa pagkakaloob sa kanila ng pagkakataong makapagsisi. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, Ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. Poon, Ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. Magpatawad ka at napakabuti sa dumadalangin at sa nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo poon ang aking dalangin. Tulungan mo ako, ako'y iyong dinggin. Poon, Ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. Ang lahat ng bansa na iyong nilalang, lalapit sa'yo't magbibigay galang. Sila'y magpupuri sa iyong kabutihan, pagkat Ikaw lamang ang Diyos na dakila, na anumang gawin ay kahanga-hanga. Poon, Ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. Ngunit Ikaw poon, tunay na mabait, tapat at totoo, wagas ang pag-ibig, lubhang mahabagit, banayad magalit,
ibaling sa akin ang awa mo't habag, iligtas mo ako at bigyan ng lakas. Poon, ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto, kaya't ang Espiritu ang lumuluhog para sa atin. Sa paraang di magagawa ng pananalita, at nauunawaan ng Diyos na nakasasaliksik sa puso ng tao ang ibig sabihin ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu'y lumuluhog para sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, inilahad ni Jesus ang talinghagang ito sa mga tao. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong nagasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at naghasik ng masasamang damo sa triguhan. Nang tumubo ang trigo at magkauhay, lumitaw rin ang masasamang damo. Kaya't lumapit ang mga alipin sa puno ng sambayan at sinabi nito, "Hindi po ba mabuting binhi ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon?" Sumagot siya, "Isang kaaway ang may kagagawa nito." Tinanong siya ng mga utusan, "Bubunutin po ba namin ang mga iyon?" "Wag," sagot niya, baka mabunot pati ang trigo. "Hayaan ninyong lumago kapwa hanggang sa anihan. Pag-aani ay sasabihin ko sa mga tagapag-ani, tipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbikis-bikisin upang sunugin. At ang mga trigo ay inyong tipunin sa aking kamali." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Uy, sumagot naman kayo. Para marinig ko rin ang boses niyo. Kamusta po ba kayo? Hirap pagsalita pag nakamask, ano? Hindi ko kayo marinig at hindi niyo rin ako marinig. Pero sa akin po, kailangan ko po magsuot ng mask. Hindi po dahil natatakot po ako sa inyo. Baka hawaan niyo ako. Natatakot din ako makahawa sa inyo kung anuman meron ako. Siguro ang ano pa doon, dagdag pa po doon, dahil tayo po ay nasa GCQ na, akala natin ay
dahil pinayagan ng marami mga negosyo na magbukas, ay okay na, hindi pa po okay. Kailangan pa rin po nating magmaskara. Hindi po para itago natin identity natin, pero para hindi tayo ma-infect ng virus. Kaya napakahalaga po ng maskara ngayon para hindi mapangalat ang virus. Totoo, mas mahirap huminga. Pero totoo rin, mas malaking kapakinabangan po ang magsusot ng mask. So magmamask po ako kahit mahirap po. Hirap po huminga. Hirap magsalita pag nakamask. Pero ito po ay bahagi po ng aming pong pagtuturo na kailangan at importante yung magmask. Umpisahan po natin ating pagninilay sa ating ebanghelyo. Na kung saan sinasabi doon na nagasik ng mabuting binhi yung may-ari ng lupa. Para bagang sinasabi, ang Diyos nagahasik din ng mabuting binhi. At ikinatutuwa ng Diyos kapag ang binhing ito ay naging mabunga, 6, 80 at makaisang 100 beses na lumago. Kaya ikinat ang Diyos ang unang-unang natutuwa kapag naging mabunga tayo. Pero, hindi po ito ikinatutuwa ni Taning. Ayaw na ayaw niyang mangyari tayo maging mabunga. Kasi kapag tayo ay naging mabunga, mawawalan siya ng kampon. Mawawalan siya ng saysay. Mawawalan siya ng mga tao. Kaya kung ang Diyos ay patuloy na naghahasik ng mabuting bini, lalo pa si Taning naghahasik ng masasamang damo. At hindi siya titigil. Kahit sa ating Panginoon nga, nung tinukso niya ang Panginoon sa disyerto, na mahinga lang siya ng sandali. Pero sinabi doon, bandang huli, babalik siya sa ibang panahon. E tayo palalo. Di ba? King, sinasabi na, bubunutin kahit anong bunot natin dyan. Babalik at babalik tayo. Babalik at babalik yung masasamang damo. Dahil hindi tayo tatantanan ni Taning. Kaya ang sinabi nilang solusyon ng Diyos, o sige, ano yung gagawin? Tingnan ang bunga. Hiwalay ang masasamang damo at hiwalay sa trigo, depende sa bunga. Kaya magandang tingnan natin, ano bang bunga nitong mga ginagawa natin? Anong bunga ng inyong pagsimba? Anong bunga ng ginagawa natin sa simbahan? Importante yun. Tayo ba ay lalong lumalapit sa Diyos? Lalo tayo naging mapagmahal na tao? Mapagpatawad na tao? O tayo ba ay nagiging mapagmalaki? Mayabang? Mababa ang tingin sa ibang tao kasi hindi sila nagsisimba. Kaya nga tingnan nga natin, sarili natin, tingnan natin ang bunga. Kasi sinasabi nga doon, hindi din lahat ng trigo ay naging mabunga. At sinasabi nga nung ibang mga ano, ang trigo na nanatiling parang nakatuwid na ganun, kaya siya tuwid kasi ampaw, walang laman. Yung trigo na mabigat ang laman, nakaganon. Ibig sabihin, mapagpakumbaba ang tunay na malapit sa Diyos. Kaya makikita natin na, oo nga no, hindi din lahat ng mabuti ay nagiging mabunga. Kaya tingnan lagay natin, hindi lang yung mabuti, kundi yung mabunga. Naging mabunga ba tayo? Ano yung bunga ng ating pagdarasal ng rosaryo? Ano ang bunga ng ating pagsimba? Anong bunga ng ating paglapit sa simbahan? Bunga pa rin. Ang mahirap kasi dito, mahaba po yung proseso. Hindi naman po siya tinanim ngayon, tapos bukas mag-aani na, hindi po eh.
matagal pa rin po bago nag-anihan. Matagal nagtimpi yung mga utusan na gusto na natin bunutin ito para tapos na. Pero ang ano doon, inobserbahan ng mabuti kung may bunga. Kaya sinasabi, balikan natin yung ano, kung babalikan natin ang ating unang pagbasa mula sa karunungan, aklat ng karunungan, sinasabi doon na tayo ay binigyan ng pagkakataon ng Diyos na magkamali. Para matututo tayo, ano ba yung gagawin natin? Pero ang sabi ng kadugtong doon ay, sana tayo ay matuto sa ating pagkakamali. Natural lang sa ating magkakamali. Pero yung hindi matuto doon ay parang nananadya na tayo. Kaya sinasabi doon, sana tayo ay matuto sa ating pagkakamali. Alam niyo po, ang lahat ng ito, itong reading po na ito ng gospel, ito po yung laging ginagamit po para sa subject na spiritual discernment. Tinuturo ko po dati sa seminaryo. Nagtuturo pa rin po ako sa seminaryo. At inaabot po ng isang buong semestre itong pagtuturo na ito. Matagal po. Ngayon po, ginawa po namin ni Father Luciano. Kilala niyo po si Father Luciano? Kilala niyo po? Father Luciano Filoni ng Almosalita. Ginawa namin, kami ay nagkaroon parang discernment series. Ano nga ba yung rules ng discernment? Ano nga ba yung foundation ng discernment? Paano nga ba mangyayari ito? Kasi, ito yung mga bagay na hindi natin naaaral, hindi natin napapakinggan sa simbahan. At kung mapapakinggan man sa homily, mabilis lang, paspas lang ganun. 10 minutes. Ngayon, siguro nakakalabindalawang sessions na po kami. At parang hindi pa po matatapos. Pero sa akin po kasi, ito yung mga bagay na mahalaga po sa atin. Kasi, kinikilatis po natin ano yung paggalaw ng Diyos sa buhay natin para tayo maging mabunga. At kung makikita natin, ito yung daan para tayo maging mabunga, patuloy nating susundin yung daan na yon. Pero iyang pong yan, yung regalo pong yan, ay hindi lamang po sa pangapara sa mga pare at reliyoso. Ang regalo pong yan ay para sa lahat. Tayong lahat. Tayong lahat sana ay matutong mag-discern. Tayong lahat sana ay matutong kubilatis. Para alam natin, ano ang paggalaw ng Diyos sa ating buhay? Saan nga ba tayo dinadala ng Diyos? Ano nga ba yung mission natin? Paano tayo magiging mabunga? Kung magagawa po nating lahat yun, tayong lahat, magiging mas mabunga po ang pagkilatis ng simbahan. Dahil hindi lang po ito nananatili sa mga pari lamang o sa obispo lang, sa mga reliyoso. Kung lahat po tayo ay magdi-discern, tawag po naman dyan ay communal discernment. Kung lahat po tayo ay makapagdi-discern, mas mararamdaman po natin ano ang paggalaw ng Espiritu Santo sa atin. Pwedeng iba't iba yung trabaho natin, iba-iba yung ginagawa natin sa lipunan, at makikita natin doon yung iisang galaw ng Espiritu Santo sa ating buhay. At yan nga dyan kapapasok yung ating ikalawang pagbasa. Ang sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, ipadadala ng Diyos ang Espiritu Santo bilang gabay para sa ating pagkilatis, para sa ating pag-discern, para malaman natin ano nga ba ang paggalaw ng Diyos sa ating buhay. Saan nga ba tayo dinadala ng Diyos? Para makita po nating lahat ang ating pagiging mabunga. Hindi lamang personal, kundi pagiging mabunga ng simbahan sa lipunan. At ngayon pong panahong ito, napakahalaga po niyan para maramdaman natin ang Diyos ang gumagabay na sa atin.
Hindi lang si Father, hindi lang si Bishop, hindi lang si Sister, pero ang Diyos ang nagtutulak, humihila sa atin. Kaya yung paggalaw natin ay hindi lang yung sarili nating gusto, pero ito ang gusto ng Diyos para sa atin. Mahirap po ito kasi sanay po tayong gawin yung gusto natin, pero sana matutunan po natin ito, maisapuso po natin ito. Ang masamang espiritu hindi tayo tatantanan. May papanlilin lang pa yan para tayo maligaw, para hindi natin sundin yung gusto niya o hindi natin sundin yung gusto ng Diyos. Pero bandang huli makikita natin sa bunga. Tayo ba ay naging mabunga ayon sa kagustuhan ng Diyos? O tayo ba ay naging makasarili at inintindi lamang ang sarili nating gusto? Magsitayo po tayo at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinaroroon na ng mga yumao, na may katlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hingin natin sa Diyos na matanggap natin ng maayos ang Kanyang salita at mapuspos tayo ng ligaya sa harap ng hamon ng kasamaan ng ating digdig. Ang ating itutugon sa bawat kahilingan ay, Amang matyaga, patatagin mo ang aming kalooban. Amang matyaga, patatagin mo ang aming kalooban. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang kanilang mapamunuan ang mga alagad ng paghahari ng Diyos sa matiyagang paghihintay sa pagpapalaganap at pagwawagi ng kabutihan sa ating daigdig, manalangin tayo sa Panginoon. Amang matyaga, patatagin mo ang aming kalooban. Para sa mga namumuno sa ating bansa, lalo na sa panahong ito ng COVID-19 pandemic, upang ang kanilang pagsisikap na maiayos at gawing ligtas ang buhay ng ating mga mamamayan ay pagpalain ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Amang matyaga, patatagin mo ang aming kalooban. Para sa lahat ng mga naglilingkod sa ating mga pagamutan at nagsisikap na sugpuin ang pagkalat ng COVID-19 pandemic at para na rin sa mga kawani ng pamahalaang nagpapanatili ng kayusan sa ating lipunan upang palakasin ang kanilang mga loob sa harap ng mga sumusuway sa mga ipinatutupad na alituntunin, manalangin tayo sa Panginoon. Amang matyaga, patatagin mo ang aming kalooban. Para sa ating lahat na mga Kristiyano, upang sa taong ito ng ekumenismo, ay ating lalong mapalalim ang ating tiyaga sa pagtahak ng mahirap na landas tungo sa panunumbalik ng pagkakaisa sa simbahan, manalangin tayo sa Panginoon. Amang matyaga, patatagin mo ang aming kalooban. Para sa ating lahat na nananalangin sa linggong ito,
upang mahanap natin sa salita ng Diyos ang tiyaga at lakas ng loob para salubungin ang hamon ng kasamaan sa ating paligid. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang matiyaga, patatagin mo ang aming kalooban. Sa katahimikan ng ating mga puso, idulog natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Ama naming puno ng awa at habag, matiyaga mong hinihintay ang pananaig ng kabutihan sa daigdig. Isugo mo sa amin ang iyong Espiritong Banal upang maging matatag ang aming mga puso sa pagtataguyog ng kabutihan at pagsusupo sa kasamaan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa bunsang bayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong paghahain ipinag-utos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinalugod, upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang ngalan mo ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan. Dahil langad mong magbago ang kinamayas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan
ay kanyang nalupit. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nabubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspusan walhati ang lahat at lupa, o sana, sa kaitaasan. Pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon, o sana, sa kaitaasan. O sana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inebot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay kunitain, sarili ay inihain, bilang pagkaitinumin, pinagsasaluhan natin, hanggang Ama, ginagawa namin ngayon ang pagpapala, pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, at ako ang inyong abang lingkod at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat namang pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol
at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Bilang isang pamilyang pinagbuklod ng Diyos sa kanyang pag-ibig at katapatan, lakas loob nating ipahayag ang panlang itinuro niya sa atin. Hinihiling namin kamiyadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat sa iyo ang Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito si Jesus na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalatayang inaanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Katawan ni Kristo. Amen. Ang kaibigan ay mag-aalay
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami ay pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiluhod po tayo para sa Oratio Imperata. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamtin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtutulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin mo sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Kalungsod, ipanalangin mo kami. Magsitayo po tayong lahat. Ang katedral po ay nagsusponsor po ng mga hot meals para sa lahat po na sa nang detainees sa police station. 441 na mga bata at 159 na detainees dito po sa Station 5 sa Barangay Fairview. Nagpapasalamat po ang katedral po sa mga donors na tumulong po. Sana po ay
lalo po kayong makatulong sa pagpapakain po sa mga detainees at mga bata. Tapos po, simula July 11 ay pwede na pong 10%. Ibig sabihin po, nagkipag-ugnayan po sa Quezon City Government, sa LGU, at sinabi, pwede daw tayong mag-accommodate ng 100 na magsisimba. Sa ngayon po, ang tansya ko po ay nasa mga 80 pa lang po tayo. Pero hindi po natin, pareho pa rin po ng dati, yung mga seniors at saka mga below 21. Yung mga seniors po, baka pwede po kayo magtina ng buhok para hindi po kayo bumata po kayo ng 20 years. Para hindi po kayo halatang more than 60. Ang sa amin po ay ginagawa lang naman po ito alinsunod doon sa pautosan, alituntunin ng IATF. Pero higit po dyan, dahil ayaw po namin kayong mapahamak. Ito po ay danda po ng malasakit. Oo, totoo po, kayo po yung dating regular at suki dito sa simbahan. Pero tanda po ng aming pangangalaga din po sa inyo ay pwede naman po magsimba. Lalo po tigit yung mga seniors sa bahay po. So ang schedule po ng mga misa ay 12 noon at 6 p.m. weekdays, Monday to Friday. Kapag Sabado po, 12 noon, 2 p.m., 4 p.m., 6 p.m. Lahat po ito ay anticipated na para sa Sunday liturgy na po ito. Sa Linggo naman po, 6 a.m., 8 a.m., 10 a.m., 12 noon, 2 p.m., 4 p.m., at 6 p.m. Yung mga binyag, kumpil, house blessing, anointing of the sick, schedule na lang po sa parish office. Hindi ko po alam kung matatandaan nyo itong number na ito. 7-7-9-4-2-4-4-7. Yung regular office hours lang naman po. 8 to 6, pero may break from 12 to 2. Panghuli po ay meron pong 552 trip na pinagagawa po ngayon dito sa katedral. At ito po ay parang paglilingkod na rin po ng simbahan sa mga nangangailangan. Lalo't higit kung mga taga dito naman po, at napakadali po para sa inyo ang dumalaw po sa inyong, sa labi po ng inyong mga minamahal. Ito po ay paglilingkod po, 552 na crips po. Ang paanyaya po ng Diyos ngayong araw na ito, nitong linggo na ito, ay tayo ay kumilatis. We discern as a community and also as an individual. Kung magagawa po natin ito, makikita natin na ang ating kalooban ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Na kung saan ang Diyos pa na nagnanais ng pinakamabuti sa atin ang ating susundin. Huwag po tayong matakot, huwag tayong mangamba na sumunod sa kalooban ng Diyos, dahil alam ng Diyos kung ano ang pinakamabuti para sa atin. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kanyang daramay pagka